isang nagtatrending ngayon na issue ang kumakalat sa social media na kung saan ay isang pangyayari sa isang television show ang nagpakita na binabanggit pa ng isang sikat na vlogger ay mas malala pa sa ginawa ni Pura Loca Vega. Ano nga ba itong mga kaibigan? Atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito. Si Rendor Labrador ay isang sikat na vlogger dahil sa kanyang mga controversial na patama sa mga sikat na showbiz icon katulad na lamang kay Michael V, Joey De Leon at marami pang iba, na kung saan umani si Rendor Labrador ng napakaraming mga bash dahil sa hindi niya pinapaboran kung ano ang kaisipan ng madla. Ngunit sa pagkakataong ito, kung ating mapapansin, nag-post si Rendor Labrador sa kanyang Facebook account na binabanggit niya dito ay support and respect the LGBTQ+ community, but this kind of people cannot be tolerated. This is worse than Pura Loca Vega. Ano nga ba ang ikinainit ng ulo ni Rendor Labrador na isang segment sa isang television show na kung saan ay talaga namang pinuri ng mga netizens si Rendor Labrador dahil sa kanyang ginawa? Ano nga ba ito, mga kaibigan? Isip Bata segment. Ito ay isang segment sa noontime variety show na It's Showtime na kung saan kinakausap ng mga host ang mga bata at ini-interview sila. Nagkakaroon ng magandang talastasan sa mga bata at dito natin makikita na napakaraming mga natutunan ang mga bata dahil sa mga host ng It's Showtime. Ngunit sa pagkakataong ito, isang segment sa Isip Bata segment ng noontime variety show na It's Showtime ang sobrang gumimbal sa mga takapanood nito, lalong higit hindi ito kaaya-aya na panoorin ng mga bata. Pati ako nung napanood ko ito ay talagang napaka-awkward, mga kaibigan. Ngunit para sa educational purposes, ating panoorin sa isang segment ng Isip Bata sa Showtime, mga kaibigan, na kung saan makikita natin dito ang pagsubo ng icing ng cake ni Ayon Perez at ni Vice Ganda. Icing ng cake! Na kung saan sa unang attempt ng pagsubo o pagtikim ng icing ni Ayon Perez ay simple lamang ito. Ngunit ang ginawa ni Vice Ganda ay pina-request niya si Ayon Perez na maging mas slow ang kanyang gagawin. At tila baga ito ay isang commercial. Icing ng cake! Ay, wait. Parang mas maganda may background. Oh. Yeah. 1, 2, 3, go! Parang gusto rin ni ate! Na kung ating makikita, mga kaibigan, napakalaswa ng ginawa ni Ayon Perez. At gayon din isinare niya ito kay Vice Ganda. Slow mo. Happy Matsuri. At isinuburi ni Vice Ganda pati ang kanyang daliri habang kinakain ng icing. Sobrang sagwa, mga kaibigan, ng pangyayaring ito na hindi malang binatikos ng MTRCB. Na kung ating mapapansin, nang si Loca Vega ay ginawa niya ang isang bagay na karumaldumal ay sobra itong pinuna. Ngunit bakit, mga kaibigan, sa harapan mismo ng mga bata ang paggawa ng kalaswaan ay hindi tinotolerate ng MTRCB? Kaya naman makikita natin dito, mga kaibigan, sa post ni Rendor Labrador. Sabi niya pa dito, I support and respect the LGBTQ+ community, but these kinds of people cannot be tolerated. This is worse than Pura Loca Vega. Ating pangpanoorin, mga kaibigan, ang saloobin ni Rendor Labrador patungkol sa bagay na ito. Yo, what's up? Rendor Labrador here. Magandang araw, Pilipinas. Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa pang pinaggagawa ni Vice Ganda at Ayon Perez
sa national TV. Wala naman akong pakialam sa dalawa. I respect and support LGBTQ community. May respeto po natin yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung pan ninyo sa national TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata, sa show ng mga bata, noon time show na pinapanood ng lahat. Bakit? Anong rason? Hindi ba kayo makapagpigil? Or kayo? Hindi nyo ba alam na merong lugar para dyan? Ikaw, Ayon Perez, isa ka pa. Palamunin ka na nga, ganyan ka pa. Palamunin ka na nga, bad influence ka pa. PBS-CBN, Showtime, mga kayong lahat dyan. Bakit hindi nyo sinisita? Hindi kasi pwedeng itolerate yung mga ganyang klaseng tao. Vice Ganda, lumalaki na ba ulo mo? Puro ka eh. Okay lang na ipakita mo yung appreciation mo kay Ayon. Okay lang yun, no question. Doon alam na namin yan. Hindi mo na kailangan magpakita ng dyan sa TV. Huwag naman sa show ng mga bata, Vice Ganda. Kung may natitira pa sa yung tank, umayos ka. Yun lang ang gusto kong mangyari. Hindi ko kasi pwedeng itolerate yan eh. Tanong ko sa mga netizen, meron pa bang MTRCB? Asan na kayo? Meron pa ba nun? Kasi kung wala na, tanggalin nyo na yan. Or kung meron, ang tanong ko, mga tabay nandyan, ba't hindi nyo masita? Hindi nyo mabigyan ng warning? Hindi nyo man lang maitama? Ano ba nangyayari sa inyong lahat? Mapalamunin ba kayo ng gobyerno? Kasi kung merong isang organisasyon or departamento na inilagay dyan, kung hindi naman effective, kung wala namang ginagawa, puro pakit lang, eh tanggalin nyo na yan. Hinahayaan ninyo eh. Pasensya na. Pasensya na. Pilipinas, kung medyo tingin ninyo, tingin ng karamihan, ay lagi akong galit. Galit ako kasi gusto kong maitama yung mga mali. Ayaw nyo kasing magsalita eh. Bottom line, ang gusto ko lang mangyari sa Pilipinas ay tumalino ang mga Pilipino. Magkaroon tayo ng bagong perspective. At huwag nating hayaan yung mga ganyang klaseng tao gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng lumason sa mga kabataan. Mga p***a nga yung mga tao eh. Pinapa***a nyo pa lalo. Tinuturuan nyo pa ng mali. Gawin na natin ang paraan. Okay? So sana magbago ka na, Vice Ganda. Mag-public apology ka. Yan ang gusto kong gawin mo. At MTRCB, magsalita ka naman kung nandyan kayo. Gising-gising. Brendan Labrador here. Stay fit, stay healthy, stay motivated. Mga kaibigan, kung ating mapapansin, may point ngayon si Rendon Labrador. Kahit na binabas siya dahil sa kanyang mga kontrobersyal na mga pananaw sa ibang mga artista, ay sa puntong ito makikita natin sa social media na talaga namang nag-agree ang mga netizens sa kanyang ginawa. At para sa akin, tama si Labrador sa puntong ito. At hindi dapat tinotolerate, lalong-lalo na sa harapan ng mga bata, ang paggawa ng malalasawang mga bagay. Kahit na hindi ito parte ng LGBT community, basta malaswa sa harapan ng bata, ay talaga namang hindi dapat ito ginagawa. Sapagkat ito rin ay karumal-tumal, mga kaibigan, hindi lamang sa taong bayan, kundi pati na rin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman binabanggit, mga kaibigan, sa 1 Korinto 6 verse 9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karyan ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa-lalaki o kapwa-babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Napakaliwanag na ang mga bagay na ito ay karumal-tumal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit mahal niya ang mga makasalanan na katulad natin. Kinamumuhian niya ang kasalanan, ngunit mahal niya ang makasalanan.
Kaya naman nais ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya habang tayo'y makasalanan, sapagkat nais niya na tayo ay magbago at makamtan natin ang tunay na kaligayahan sa mundong ito dahil tayo ay nagpasakop sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo Panginoon sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin, sa pagbibigay sa amin Panginoon ng mga payo upang kami Panginoon ay mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban sa mundong ito. Sa sobrang makasalanan ng mundo Panginoon, nais po namin na iset aside ang aming mga sarili na magpasakop sa inyo Panginoon. Tulungan kami na mas mapalapit sa inyo at upang sa ganun ay hindi po kami maimpluensyahan ng makasalanang mundo lalong higit sa mga kabataan. Tulungan niyo po sila Panginoon na mamulat ang kanilang isipan sa tamang kaparaanan ng pagiging isang Kristiyano at naway lumaki sila na may takot po sa inyo. At ganoon din Panginoon ang mga magulang na nagpapalaki sa kanila ay nawa po'y tulungan niyo po sila Panginoon na mas makilala nila kayo. Salamat Panginoon sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin na tinatanggap niyo po kami kahit na kami po'y sobrang makasalanan. Salamat Panginoon sa inyo pong grasya at salamat sa aming Panginoong Jesucristo. Pagkat ito ay aming samot-hiling at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.